high-tech ang mga lapida sa Santa Ana, Maynila. Meron itong QR code na kapag in-scan mo, mapapanood ang mga throwback videos ng Yumaong Mahal sa Buhay. Panoorin yan sa report na ito. Teknolohiya ng QR response code o QR code, makikita na rin sa lapida. Gagawing accessible ang biography ng mahal mong yumao na pwede ring lagyan ng music playlist. Kasi yung QR naman, piniprint namin yun siya sa stainless. And then yung stainless, yun yung dinidikit namin sa lapida. Ang bagong paandar na ito sa paggawa ng lapida ay magbibigay ng kakaibang karanasan sa mga bibisita sa sementeryo ngayong undas. Gaya na lamang ng lapida na ito na may QR code. Kapag in-scan mo ay mapapakinggan na ang paboritong songs ng iyong dinadalaw. Itapat lang ang cellphone sa QR code ng lapida, maaari na rin balikan ang masasayang alaala ng pumanaw. Lalabas ang mga impormasyon tungkol sa kanya, maging mga larawan at video noong siya ay nabubuhay pa. Mostly, pag namatay ka na, nakakalimutan ka na ng next generation eh. So, at least yung memories mo, ma-store natin sa QR. Bukod sa paglalagay ng QR code, may bago ring estilo na nauuso sa paglalagay ng larawan sa lapida. Pwede ka nang mamili kung vectorized o ceramic. Mayroon ding stainless lapida with halftone. Patok din ang granite lapida with full UV picture, kung saan ang larawan ng namatay na kamag-anak ay direktang nakaimprenta sa ibabaw ng lapida. Ang mga modernong lapida ay kayang tapusin ng ilang oras lamang kumpara sa tradisyonal na lapida na umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Ito na yung last gift na maaari nilang ibigay doon sa namatay nilang kamag-anak. Make most out of it na yung best na talaga and pangmatagalan. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.